Yeah, today is February 25, so we are celebrating the 31st EDSA anniversary. Yes. So yun, 31 years yes. na ng EDSA. So, matagal ikaw, na tayong... So wala ka pa pala. Wala ka pa sa mundo. And tayo naman, nasa elementary na. Elementary. Nasa elementary na tayo. Ay, hindi. Parang mga 6 to 7 years old tayo niyan. So, yan. Pag so, na sabihin, nabibilang ng edad sa mga viewers natin. So, yun. It's been 31 years. Pero, yes. syempre, until now, akala natin, eh, hanggang dun na lang ang ipaglalaban natin and yes. when it comes to our freedom. Pero yung ngayon, pala, sige pa. More to come. Iba-ibang level lang. Ano iba-ibang yes, level yes. lang. So, ngayon, hanggang ngayon, in any aspect naman, sa politika man yan, we are still fighting. Saka importante yung pating, di ba, mag-flashback ka and i-refresh mo kung ano man yung nalaman mo sa school days about yes, EDSA revolution. It's our responsibility, yes. Yes, the responsible na ipaano pa natin to sa new generation. Yes, yung kahalagahan nun. Oo, wala na silang alam. So, pag tinanong sila, ano ba yun? Oh, what can you say about EDSA revolution? Parang, yun. Diba? May pasok ka ba? Wala kasi EDSA. Anong EDSA? Basta, wala daw pasok. Parang wala silang alam. So, it's our responsibility na para i-share din at ipaliwanag at ipaintindi. Yung mga bata kayo na nun, pag sinabi mo 25, walang pasok. Wala na yung EDSA, diba? SM na. Punta na sa SM. So, yun, para sa mga kabataan ngayon, we are celebrating nga yung EDSA anniversary. That is when we were able to regain our democracy, yes, our freedom. From tyranny, from social tyranny, tyranny and dictatorship. So yun, we don't want to sound very highly political naman. Just for the objectively speaking lang naman. Yes. So that was the time when na-oust natin si yung President, ex-President Marcos. So yun. So on the lighter note. Yes. May nakita akong mga alphabet dyan. Ano yan? Hindi, patok na patok ngayon kasi yung hindi movie. Hindi ko pa napapanood. Hindi ko pa napapanood. Oo, yung kay Liz Ken. Hindi ko pa siya napapanood. My X and Y. Ako alam ko lang kasi ABC. Ako naman ABC, D, E, F, U, C. Disclaimer. Disclaimer siya. So yun, grabe ha, tumabot talaga sa millions. Million. Around 200 in their 2 weeks, 200 million na. Diba? So, parang matatalo pa yung ata yung kay Vice Ganda. Yun ata ang binibit na record. O baga very timely for the Valentine celebration. Oo, hindi pa natin. Watch time, busy pa kasi. Super busy. Ang ganda ng trailer pa lang kasi pamatay na. Oo, so saka kakaiba naman yung story. Hindi lang yung puro mga pa-sweet. Siguro yung mga yung mga makaka-relate talaga lahat. Handling their exes. Oo. And the reasons. Bakit nagkahiwalay? Siguro. Bakit naging ex? Ano kasi yung wise? Yes. Diba? Sakto yun. Pero hindi pa natin napapanood. Sana magkatay tayo. Ang nare-remember ko lang yung kapalit-palit ba ako? Pangit ba ako? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Yung mukha na yun. Am I ugly? Exchange gifts? Pero kasi ang realization naman doon, it doesn't matter pala kung maganda ka. Hindi siya nasusukat sa mukha. Hindi siya nasusukat. I am not ugly. I am not exchange gift, okay? Ano lang? I am not for trade. Charot! Anyway. Nag-English na po ako. Ano ba yan? Kasi in preparation niya next week. Yes! May mangyayari pong next week. Abangan. Kabang-abang. Announce namin later. Actually, siya? Birthday celebration ni Pedro. Sinabi ko. Hindi nakatiis. So, abangan nyo po yung birthday special ni, birthday special ni Miss Faye. In-organize ni Beauty and ng Gracious Events. Yes. And syempre ng stream mode. At ng all access. Ano ba? Lahat. Lahat yan. Pero surprise po yun. Group effort yun. Hindi ko alam. Huwag nating sasabihin sa kanya. It's a surprise. Secret. Enak, yun na tayo. So, yan. So, ngayon. Okay. Yun, sa panahon ngayon, parami ng parami ang mga babaeng napapadpad at nagtatagumpay sa pagnenegosyo. Yes. Subalit isang malaking challenge po ang pag-uumpisa ng isang negosyo. Karamihan, walang alam kung ano ba ang swak ng negosyo para sa kanila. Posible nga ba na makapag-umpisa ng negosyo nang wala o maliit lamang na puhunan? So sabay-sabay po nating alamin sa pagbabalik po ng Women with Balls! Women with Balls would like to thank Zontan Naga Kamsua. Empowering women worldwide through service and advocacy. For information, visit sontad17.org.
Women with Balls would like to thank Glam Theme Boutique, located at DSI Building, Magsaysay Avenue, Naga City. You may call or text 0920-965-040. Like GTB on Facebook, GTB by Bonita. Women with Balls! Patrick, 11:30 a.m. Philippine time. So, yes. Yan. So, ngayon, oh, kanina, no, sabi nga natin, ano, napag-usapan natin yung mga, yung mga businesses na pwedeng, na kumbaga na pwedeng i-engage ng isang, ano, babae. Okay, so, yun ang topic natin ngayon, mga low-cost business ideas for women. So yan, patok, isa sa mga patok ngayon, syempre nakikita natin kasi nga very powerful ang social media marketing, yung online buy and sell. Ang kagandahan naman nito, so yun, anybody can engage. Ano po, yes, ang kagandahan kasi no age limit. Merong mga high school pa lang, nagsistart na ng online business. So yun nga, and ang kagandahan nun, eh, walang pwestong kailangan bayaran. Papers. Low cost. Low cost. Yung tinawag na low cost. Tapos nasa bahay lang, di ba? Ganun ang ano niya. Time for your family. Time for your family. And especially kahit na yung, kids. Yes. Yun namang mga estudyante, eh pwede pa din, hindi mapapabayaan yung pag-aaral. Kasi dun lang sa bahay. Pagsasabay nila yung studies, and then yung pag-business. So yun ang isang pwedeng, ano, yun ang isang pwedeng, pwedeng, pasukin ng ano ng isang ano babae, okay? and parang everyone kasi is into the Facebook, diba? Yes, lahat. Everyday lahat nagche-check talaga. So just a fingertip or just a click away, pwede ka nang kumita, diba? Kumbaga pakinabangan natin yung Facebook. Pakinabangan natin yung ating pastime. Although yung pastime natin at least may ano pa rin, useful pa din. Tapos ang dami, di ba ang dami nating kakilala talaga na naging talaga successful din talaga online, sa online. Yes. Siguro, syempre, nandun pa din yung tiyaga. Hmm. As to capital naman, paano natin nasabing low cost? Low cost siya kasi... low cost kasi nga, merong mga expenses na compared sa traditional, yes, like sa mga hindi na siya traditional kailangan. Na may... Ano pa, kailangan pwesto, business permit, building permit, mga ganun-ganun. O dito, at yung tax, malilese na din. Although hindi natin alam kung paano sila nagbabayad ng tax. Meron pa din po tax, so, pero mas lese na. Yun na lang talagang merchandise, yun na lang ang kanilang kailangan na pagpuhunanan. Pero wala na yung medyo bawas na yung operational expenses noon. Okay. So yun. Pero, yung isang idea po 'yan. Ano pa din natin, tip pa din natin na although nasa online businesses, syempre kailangan pa rin nilang pagbutihan and then kasi yung trust na dapat legit yung dapat mga ano nila. Legit na kasi ang daming ano ang dami talagang ang daming mga manluloko din. True, oo. Kagabi nga, tinitingnan ko, din nag-research ako kagabi, nakita ko, maraming mga online fails na tinatawag na yung, ang layo nung, ano, nung expectations. Reality, oo. Tawa ko ng tawa kagabi. Yun po, dapat hindi ganun, oo. Oo, na yung gown, parang, ang layo ng, syempre, ang ganda ng picture. Tapos yung deliver na, ang layo talaga. Natatawa talaga. Super. Madami pong ganyan. Madami pong ganyan. Kaya ingat-ingat kayo sa online. Ingat rin sa online. Pati yung bakit kayo pag-relasyon sa online. Kasi baka may expectation. Siya, budol-budol yun. Wala naman pala. Akala ko business bang pag-usapan na yun. Business din yun, di ba? Mga day for a date. Di ba nung Valentine for a date? 100. May bitter na sa ilo. Malapit na mag-March. Talaga na yung segue niya. Ayan, March, di ba? March na. Malapit nang mag-March. Yung date pakatapos ng 13 para sa mga walang ka-date. Okay. So yun. So that's one number po. Number two. Okay, number blogging. Two. Blogging. Oh, yung mga blog. You can write. Yung mga magaling sa English. Kahit hindi naman ata yung mga ano Tagalog, lang. Bloggers naman, Tagalog. Tagalog pa din. Tagasulat. Yung blogging kasi ang dami na din yan ngayon. Yun nga. Yun. Para at least kapakipakinabang yung pagbabad mo sa social media. Yun ang pinaka-trending na job ano ngayon. Pwedeng sa travel yan. Pwedeng travel blog. Sa food. Or fashion. Yes, fashion. O kahit anong mga pwede. Kasi super na laganap ng information sa FB social media. Ano niya, lalo na pag ang dami mong followers and likers. Oo. Yun. Yun yung kagandahan doon sa pag
engage sa vlogging, di ba? Oh, ang challenge nga doon, syempre yung writing skills, yes, din, dapat ano din, skills, dapat hasa din sa writing. Uh-huh. Tapos, although kahit hindi naman ata, ano, ang importante naman doon, magaling yung paka-caption. Oo, oh, paka-caption. Yung caption mo. Tapos, photos, makuha photos, yung maganda, yes, yung maganda yung paka-caption. And, photos. Chance mo na para umaura ka, di ba, sarili mong vlog, tapos ikaw, yes, ang model. Yes, yes. Oh, ikaw. Okay, so that's, yeah, that's our second na ano, second the business idea. Yeah, so for the third one, yes. Ito uso to. Sige. Ay, si mama ko. Sige, mahilig ito pinakamadali at pinakamasarap. Kakanin, mga puto. Yung mga merienda. Mga sinta, palitaw. Yes, so mga madaling gawin. Madaling gawin. And special mention lang natin ng ating kabatch. Oh, si Len. Yes, si Cecil Ramos. Oo, hello. Hi. Ito talaga siya. May ganyan-ganyan siya. Mahilig siya. Ang galing niya. Smiley puto. Alam mo, yung style niya naman, ano, puto siya. Oh. Pero, sana in-invite natin. Next time. Yung cheat, hi, Jusil, narinig mo yun, Len, ha? Susunod ka na mag-guest dito. Mag-guest ka sa amin. So, lakan ng ano puto siya, mo nakangiti para mumiti si Miss Grace. Yes, ano siya? Saka si beauty siya. Yung cheese niya, naka-shape na smiley. Ang ganda. Oo, talagang patok na patok. Very, yes, pa, reasonable yung price niya. So yung walang ano, walang cheese na heart, yung lips. Sabihin natin. Pwede, gawin natin. Sabihin natin. Pagawa natin. So yun, ang daming ano, yung mga kakanin, mga kutsinta, ano pa, puto, sapin-sapin, kung ano-ano pa. Kasi kung mahilig ka lang naman magluto, pwede yun sa bahay. Yun, halimbawa yung mga anak mo nasa school na, pwede mo yun na... Na, especially mga sago. Oo, pwede yun na... Pasummer na pati ulit, diba? Pasummer, halo-halo. Yan po. Ang kagandahan yan. Ang dami natin pwedeng, yes, gawin. Ay, meron pa yung ano, yung mga fish balls. Yes, mga, yes, ano tawag natin dun? Burger. yung pagkain na pampatuwad. Ah, diba? Patusok. Kasi patusok. Pero ngayon, may sauce pa kayo, super tutuwad. Kasi oh, alangan naman na tuminalang ka. Tumawad ka na. Nabusog ka pa. Fishball na. So yun. So fishballs, mga banana cue. French fries ngayon. Trending ngayon, French fries. At syempre, when it comes to mga food sticks, special mention yung kabatch din natin. Si Deng, hello. Hello, Deng. Magdala ka dito. Nasa Manila siya. Fishballs. Ang dami niya ng branches. Yung ano niya, food sticks. Food sticks. Ang ganda. Super patok na patok doon. Ang ganda ng mga locations niya. Hi, Deng. Hi. Yes, oh, guest ka dito pag uwi mo sa Bicol. Dala ka ng isang stall. Isang stall. Ano? Okay so, yan. Yes, Lai. Yan nga, ang kagandahan yan kasi food nga siya. Oo. Siyempre kung may tira, pwedeng... Ano for family consumption na lang, oh, diba? Oo. Na-remember ko yung ano, yung nandun pa ako sa isang pinagtatrabahuhan ko, yung mga clients, kumbaga, paano mo sila tutulungan na mag-income, hindi lang yung puro utang. So yes, yun doon, dun yung papasok yung mga livelihood. Yes, and this could be one avenue. Para matulungan natin yung mga nanay natin kung paano sila mag-income. Tama. Kahit dun sa mga maliliit lang na ano. Oh, mag-umpisa munang maliit. Oh, kasi maliit lang naman yung puhunan. Yes. And then, yung challenge, tuturuan natin sila kung paano mapalago ang simpleng, yes, negosyo po. Saka di ba nga sabi, you give a man, teach a man how to fish. Yes. And then live for a lifetime. Kasi bigyan mo siya ng isang isda, he'll only live for a day. So, yes, mas maganda pa rin yung umaari iban talaga. Oo, maaari ba ka para mag-sustain mo as in ma-meet mo yung meet the ends para, yes, ma-survive mo yung day-to-day. Just enough to get by. Kasi ang dami naman na sources na pwede talagang mapagkuna ng puhunan, especially yung mga small na enterprises. Pwede yun. Pwede silang maka-apply, makakuha ng loan. And yung government, diba? Yes, the government. Punta lang po sa mga local governments. Meron po silang meron silang mga pwedeng ipa- agencies, may pwedeng DTI. Assistance. Yes. Oo. Yun. Yung mga municipal ano niyo, meron yung mga budget na para doon sa mga gustong magnegosyo. Ayun po. So yun. So ayan po, more ironies pa po tayo later sa aming pagbabalik. So stay tuned, magbabalik po ang Women with Balls. Women with Balls would like to thank Dream Shape Yoga Studio, located at 3rd floor, 1 Magsaysay Building, Magsaysay Avenue, Naga City. For inquiries, call or text Ms. Aileen Blaser at 0915-182-5586. Women with Balls would like to thank Cafe 91, located at DSI Building, Magsaysay Avenue, Naga City. You may call or text 0920-965-0402. Like Cafe 91 on Facebook, Cafe 91 PH.
watching Women with Balls. Time check po, it's 11:43. Yes. Philippine time again. Sinabi ko kanina. Ay, greetings. Okay lang, greetings muna tayo. Yes, greetings. Kami nagpapabati. Sige po. Me first. Hi to Earl Jame Ibarra of Naga City. Riza Azor of Samar. Wow, ang layo Samar. Tintin Kanet sa Singapore. Hi, Bashmate. Thank you for tuning in. And sana makauwi ka na at makasama ang iyong lovey-dubs. Yes. So, Jamila Gabriel of Japan. Yes, hello, our Bashmate. Konnichiwa. Konnichiwa. Hello. Hannah Breeze of Naga City. Ito, Tommy Bertuccio of the Philippine Madrigal Singer na nasa Singapore. Sige wow. Po. Iuwi mo ang Malayan sa Pinas. Yes. And to Jerty Alcobera, good morning. Yes. So, yun naman. So, greetings from Geoffrey Aligado from Qatar, Michael Angela Shara of Muntinlupa, Francis Blancada of Naga City, and Sam Rodriguez Sales from Saudi. Hello po dyan sa mga, and kay Rainy Days from Taiwan. Hi Rainy Days! Hello Rainy Days! Yes. Thank you so much for supporting me. At ito, kilala ko to, from Bayer, Ang Chloe. Yes. Hi, from Janice Garcia. Hi Janice! Hello! Thank you so much for tuning in. Thank yes. you. Oh, sige, sa akin, siya pa yung Bloomers Batch 1997 ng USI. Hello, hello. Salamat sa mga nakikinig. Salamat sa overwhelming na support. Siyempre, hi kay Marian Ruiz Elegado. Hi, Marian. Hi, Marian. Siyempre, si Steph. Hindi natin nabati last. Ano? Oh, hi, Steph. Hi, may Steph. Utang pala kayo. Oh, yes, ng Comeback Resto. Doon namin ginawa yung batch natin. Yes, Batch reunion. Tapos kay Ruby de Ramos Flaminyal. Yes, hello, naka-tune in sila last week, hindi namin nag-greet. Magandang umaga po. Yes, so yan. At para din tayo magkautang hello sa our batchmates namin. Lahat ng batchmates. Kay Aileen na umuwi dito, Aileen Daluro Schneider, nandito siya ngayon. And kay Janet Olaño. What's the surname? Schneider. Yeah, like and then kay Janet Olaño. Happy wedding! Yeah, congratulations and best wishes. Kanila, sabi na, hi, happy wedding, congratulations. And syempre, dun sa yung nakilala ko sa Basilica Marian Souvenir Center, okay. Si Sha and May. Kahapon kasi bumili ako ng yung mga mga santo natin para sa office. Yes. So yun, hello, nanonood sila ngayon. And syempre, yung sa Health and Wellness Center, Nutrition Club, nina Coach Mari Ben. And na lately, you are Sandor. Enrolled. Yes. Oo, guess sana natin just and January. Coach Mari Ben, sabihin ko lang po, nag-cheat sila one time. Alam na, sinabi responsive rice. Kasi nagsabaw. One day, ang sarap na yung sabaw. Sabaw talaga. Dahil yung kay Romilin, yung yes. Sabaw ni Romilin. Diego's, sabaw na nga lang. Yeah, dun sa, sa bula. Sa Diego's po daw, sabaw pala ang ulam na. Ang yes, sarap ang po sarap talaga. So, yun. So, visit nyo po yun. Yes. So, pero visit nyo po yun. Dala kayo ng rice. Tapos, sabihin nyo, pahingi sabaw. Walang bayad yun. Free. Okay. Ang sarap kasi talaga ng paksiyo nila. Anyway, going back to our topic. Yes. So, di ba nakatatlo tayo nakatatlo kanina? Nakatatlo tayo. Ano yung first? Online, online buy business. And sell. Ng pangalawa, vlogging. Pangatlo, mga tusok-tusok. Oh, ito naman yung pang-apat. Foods, sige. Na low cost business idea. Yes. Pang-apat, pwede kang maging instructor or maging trainer. Or mapa fitness man yan or yes, dance. Pa. Diba? Depende sa talent or skills na meron ka. Mm-hmm. Or pwedeng musical instrument kung marunong mag-gitara or drums. And syempre ito, yung medyo in demand din siya ngayon, yung special child na daycare para sa special children. Ayun, medyo din. Kasi kung medyo mahaba-haba ang pasensya and medyo may compassion talaga sa mga young ones natin, you can engage in that business. Pwedeng sa bahay lang yun. Ano pwedeng sa bahay. And syempre, yung personality development. Which is very important, diba? Kasi marami yung nangangailangan ng ganyan, ng ganito kakapal ang mukha, diba? Na humarap yes. Hindi lang sa tao, pati sa madlang people. Talaga tayo. Tayo talaga. Diba? Kasi hindi naman ako pinanganak ng ganito ka. Sabihin na natin. Ako kasi wala akong fighting spirit before. Tapos nung nagkaroon na ako, naging na siyang fighting pipirit. Pirit ako ng pirit. Sige na, ako din. Pwede. Gusto ko yun. Ibig sabihin, pilit siya ng pilit. Yes, fighting pipilit. Okay. So yun, isa pa, vocal coach, syempre. So kumbaga, ang puhunan mo lang talaga, yung meron ka na, yung sarili mo, talents mo. Talents talaga. Pero siguro, minimal naman, kailangan din ng syempre ayusin din siguro kung may extra space sa bahay, medyo i-renovate, ganun. Pero minimal pa din siya kasi compared dun sa full-blown na business. Oras lang naman kasi yun.
ano nag mga vocal coach, coach mga piano lessons, mga ba instrumentals, so oras lang naman po 'yun. Yes. So 'yun, med ang 'yun nga ang maganda doon kasi nga yung expertise mo ay na-maximize. Yes, oo, oo yung talent mo talaga. Yun ang talaga God-given talent mo, yun ang share mo na pagkakakitaan. Oo. Okay, sige. Nasa sa'yo na yun kung affordable or... Oh, yun na lang presyo, yung PF, kung PF magkano na lang. And mag-set siguro ng mag-set ka ng rate ng PF. Kasi baka PF. Mamaya may kaibigan sabihin sa'yo, pwedeng ganito na lang. So mag-set ka. Kung magkano talaga. Oo, ganito yung rate ko per hour, ganito yung rate ko pag special yung session. Yes. Para hindi hindi naman, kumbaga... Hindi ka lugi, hindi rin siya lugi din service na ibibigay mo. Kasi baka mamaya, binawasan mo nga yung price mo, di ba, yung PF mo, pero binawasan mo rin yung tinuro mo. So, lugi kayo lugi at most, di ba? So, mag-set siguro kayo ng rate, yes, na fix. Para lahat. Para commensurate naman dun sa service, service na in-offer mo. Yes, of course. Ibibigay mo, okay? So, next, fifth, our fifth na low-cost business idea is... Siyempre yung ayan, real estate agent. Ito yung sinasabi na laway lang ang puhunan. Ano yung nagawa doon? Salesman, oo. Pinaisip ako. Laway ang puhunan. Laway yung puhunan. Ano ito sa trabaho mo? Pwede ka. Okay, kung laway ang puhunan mo, ito, pwede yan dito ha. Ewan ko lang, kakagatin nyo. Ako, fight ako. Sige, sa post office. Hindi, huwag kayong tumawa. Seryoso nga ako. Pwede kayo sa post office since hindi na masyadong in ngayon yung mga regular mail kasi may email na, di ba? Ganun lang, oh. Oh, tawa tayo. Ganun to naman talaga yun. Hinayaan natin tapusin niya yun. Kasi diba? Pwede yun eh. Diba? Laway talaga. Laway ang punan. Literally, laway ang punan. Kasi yun nga. Patawanin mo nga yun. Ay, tama kayo. Patawanin mo yun. Patawanin mo siya. Melina, supportahan niyo ako. Ako talaga. Kasi nga, ito na yung sinasabing laway lang ang punan. True. Pero meron pa din naman minimal dyan na investment. Siyempre, seryoso na ako. Seryoso ang high school. O ikaw, elementary and college. Mas pressure sa akin, college. Sama ng baby. So, ganito. Yun nga. Pero may mga kaakibat pa din niya na ano. May kaakibat pa din na nagastusan yan. Oh, siyempre, yung license mo. Ay, license fee. Kayo, meron din. Tsaka may exam pa din yan. Oh, yes. Hindi ka pwedeng... maging broker ka na lang basta-basta or maging agent ka basta-basta. Oo nga, pero at least pagka license ka na, dire-diretso na yung ano mo. Siguro may mga continuing education na lang. Mga yung commission. Ang commission doon. Yes, ang commission dyan, Diyos me, you perdon. Dyan ka talaga pwede mag one time, big time talaga. Although, ang ano naman, downside naman yan kasi pwedeng walang, pwedeng may mga araw or weeks or months na wala ka din naman talaga income. Ano, personally, ako dun sa real estate agent, ano din yun? Talent din yun. Oo. Paano ka mag-convince? Paano ka mag-present? Oo, yung present. Kasi hindi pwede yung present ka lahat. Tapos yung convincing power mo. Yes. Oo. Dun yun. Yun o, ano pa, meron ka pang salawa. Ayoko. Disclaimer na yan ha. Alam ko na ang next mo sasabihin. Wag, elementary ka pa lang. So, wala ko na alam. Hindi ko naman sabihin, di ba? Nabasa ko sa libro. Wag, elementary ka pa lang. Sige na nga, number 6 na tayo. Okay, so number 6, ito yun. Ito tayo. Yes. Insurance agent. Yes. Yun, or financial advisor, kung tawagin. So tulad sa atin, yun nga, like si Beauty, successful financial advisor. Yes, nasa okay lang, so nasa film life kami ngayon, kaming tatlo. Uh-huh. Tapos we've been in the company ako 4 years na. Ako ikaw, three. And ikaw two. So and we're still with the company. Tapos ang kagandahan nga doon, yun nga may puhunan pa din yung license nga, nandun na yun. Very minimal, very minimal. Pero hindi mo kailangan ng ipangutang. Oo. Tayo, syempre, may mga other sources pa naman tayo. But yung pagiging film lifer, yung pagiging yung pinaka bread and butter mo. Malaking tulong pa din. Oo, yes. Na at least may another and like, diba, you were able to travel abroad. Yes. Free. Yun ang maganda doon. May mga perks and privileges. Yes. Apart from yung time na pwede mong i-spend sa family. Mag-business ka, nakasama mo yung anak mo, diba? Yes, you could go to places. Minsan, nag-present kami sa kliyente. Kasama namin yung mga anak nila. Nakakapasyal pa sila. Yes, nandito kami sa isang kabilang table. Kabilang table sila. Sa kabilang table. So, may ang ganda ng time freedom na binibigay niya.
Tapos, ang isa pa, yung company na dala-dala natin, eh, hindi naman ikaw mapapahiya talaga. Number one in the number industry. Number one sa karamihan ng mga insurance companies. Oh, number one din naman talaga. Yes, tapos, syempre, yung commission nga. Commission din. Malaking tulong na din. Halimbawa, pang, at least pang shopping, pang dagdag sa... Sa gastusin sa bahay, di ba? O, pambayad ng mga... Bills. O, malaking tulong na din sa asawa and natin. And, ang ganda diba? Sa pakiramdam, di ba? Di ba, yung sabi nga natin na, ah? May nag-give ako. Wala lang. Elementary ka ngayon, okay? Sige. Ang ganda sa pakiramdam, di ba, na yung tamang nakakatulong kang mag-save ng lives. Yes. Yun ang maganda diba? Doon. You save lives when you're into insurance companies. Nag-educate ka ng tao on how to properly, save. And how to grow their money. Wisely. Yes. And in proper investment. Yes. Kasi maraming investment na parang scam. Na so, too good to be true. Ang sukatan lang po doon. Pag sobrang bungacious nang in-offer. Don't expect na legit yun. No, ako naman, ang kagandahan kasi natutulungan natin sila na maging maayos yung kanilang future. Yes. They prepare for the future. Tsaga lang muna ngayon sa paghuhulog. For 5 or 10 years, the rest is history. Sarap na ng buhay mo. And there was a movie sa MMK, naalala ko itong movie na namatay yung foreigner. So they had to went back to the Philippines. Tapos tumawag sa kanila yung agent. MMK yan, matagal na siya. Tumawag yung agent only to find out na insured pa lang si Hubby. Millions, di ba? At least nakapag-aral yung bata. Yes, oo. Tapos yung family, yung mommy, dati yung mama niya, si mother, nagtatrabaho CR, nililis na ng CR. After 2 months, tumawag yung insurance company, dinilibre sa kanila na meron pala. Hindi lang sila mahanap dun sa abroad kasi umuwi na sila ng Philippines after mamatay. So, hinabol pa sila ng insurance sa Philippines. Sa career natin na ganyan, kasi nga, you're able to make a difference in other people's lives. Yes. Sa una lang, parang makukulitan. Yes. Natural yun eh, tatakasan ka. Sabihin ka, ano ba ang kulit naman nito? Oo, nakukulitan. Isa shut up ka on the first call, yes. Second call, sige lang. Natural na yun. But later on, they will realize. Yun din yung mga challenge. And they'll be thankful na salamat at kinulit mo ako, di ba? Kasi yun na nga, sabi mo nga, later na lang magiging thankful sila. Marirealize. Yan ang maganda kasi sa pagiging agent, dapat you have to look your best. Yes. So ako 'di ba? Ako 'di ba? Kung hindi ako makapag-makeup saka makapag-heal sa work ko, pag off ko, umaaura si Manay, naka-lipstick, naka-kulot, naka-dress, naka-heels. You were able to express yourself. Yes, develop yourself. Yan. Kasi dati di naman, di ba? Plus the training na binibigay nila on how to handle rejections. Pati sa buhay, alam magagamit mo kung paano i-handle yes. ang rejections na yan. Diba? Yeah, no. Pero disclaimer lang po ha, pagka sa kliyente, hindi po ganyan si Kylie. Hindi, of course. You have to look your best and showcase the best attitude ever. We play the part. We just play the part. Pag dito, medyo kikay-kikay. Pero pagka ano naman, may kliyente. Pwede kayo mag-set ng appointment sa amin. Subukan nyo kami kung paano kami mag-present ng ano. Different na ano, ibang personality naman. Yung professional na personality. Kasi yung atin, elementary yung personality ko ngayon. High school siya, college yun. So yun. Ayun, yun yung anim na pwede namin ma-recommend, na pwede nyo din i-try. So, number one, ano nga po yun? Online blogging. Mga sticks to suktosok. Merienda snacks. And then fourth, instructor or trainer. Yes. And then fifth, sa real estate agent. And insurance agent. Actually, marami pa. Pero ito kasi yung so far, na-proven natin, meron tayong nakita within our circle na talaga naging successful din. And later, i-guest natin sila dito later. Okay? So yan. More chikahan pa po later. So stay tuned, magbabalik po ang Women with Balls! So summary po ng ating mga napag-usapan, Miss Beauty, na sinamarize. Sinamarize na natin. Pero hindi ba may result? Hindi, basahin ko muna yung comment. May tanong. Okay, so may comment siya. Galing kay Christine Modina. Hi, Christine. Good morning po sa inyo. Tanong ko lang po, ano po ba ang pwede or maaaring gawin ng mga asawa namin dyan sa Pinas habang nagtatrabaho kami abroad? Sinong nasa abroad? Ang nasa abroad yung babae. Ano daw magandang gawin? Okay. Yung mga asawa nilang lalaki. Yes, yung binigay nating tips na yung anim ba yun, di ba? Mm-hmm. Or pito. Na pwedeng gawin anim. Ng babae, pwede rin naman gawin yun ng lalaki. True. So, yes. Siguro ako more like yung wag dapat gawin. Ay,
mas mara, mas Christina, yun ang okay, yun ang masasabi. Ang mga dapat kong gawin, lakasan ko na yung boses ko. At sige, ikaw yun. Okay. Ikaw na, kasi baka ibang masabi ko. Sige, go. Sige. Ma, i-encourage natin silang mag-save for, ayun, save for the rainy days. Hi, Miss Rainy Days. Save rainy for the days. Rainy days, kasi hindi naman long term yung pag-stay. Yung pag-stay nyo sa abroad, hindi long term yung, at hindi rin constant yung income na pwede nyong ma-earn. Kasi as you grow older, pwedeng mabawasan na yung kaya nyong gawin. Like, kung ngayon, sumasilent pa kayo, 3 to 4 na trabaho per day, baka later on, dalawa na lang ang kaya nyo. So, mag-save. At mag, kumbaga, mag-establish na ng business. Ngayon pa lang, na nasa abroad pa kayo, para pag-uwi nyo, okay, nakalog na kayong bumalik stable. Okay, pero kasi, yung lalaki kasi ang naiwan dito. So, ano yung mga pwede yung pang lalaki? Siguro, iba-iba. Depende sa hilig ng lalaki. Oo. Ang hilig ng lalaki, ano, edi pa tayo kayo ng clubhouse. Inuman. Yun ang ano, inuman. Siguro, kasi bago yun, sabihin muna natin yung mga hindi pwede. And then, ang hindi lang pwede, ang hindi lang iwasan. Ito talaga, sinuportahan niya ako. yung mga hindi pwede siguro, syempre, yung mag-inom ng ano, yung inom dito, inom doon. Yung mag-inom may katabi. Party palagi. Dapat mag-save. Yun. Tapos siguro, pag mga panglalaki, normally, di ba, may mga kakilala kasi ako, school service. Yes. Para nahahatid, sundo na yung anak, at the same Time, ka pa yung gas mo na compensate. Yes, kesa bilihan mo ng sasakyan kasi ikaw Christine yung nandiyan. Ako naniniwala ako dun sa kasi karamihan ng mga lalaki kasi gusto mahilig sila. Diba, mahilig magluto. So dun kayo sa maglagay ko ng mga open ng restaurant. Sa kanya. Sige, go. I support you. Bakit? Hindi. Kasi yung damit ko, kasi tawa ng tawa, nahahawa ako. Mayroon daw magluto, iba yung naisip kong luto. Ay! Wag doon. Karne yung luto, adobo, ganyan. Oo. Mga fish, mga seafood. Hindi ko na isa-isahin. Anyway, yun. Pwede yun sa lalaki. Iba yung pumapasok sa utak na luto. Nga. Okay. School service, and then yung bawal yun. Yung kainan, di ba? Kung mahilig magluto yung asawa mo, di suportahan mo, bilan mo ng pampuhunan, pwede yun. Saka marami naman pag mga asawang nandito na naiwan yung mga lalaki. Pero yes, yes. May mga asawa din talaga na talagang responsible naman talaga. At sa laki yung balls nila talagang sinusuot nila sa dapat kalagyan. Yes. Sila yung nag-asikaso sa mga anak. Yes. Walang chemist na yung naglalaba. Instead na magbayad ng labandera, they'll do it themselves. Yes. Diba? Sila yung nagluluto, they'll do the chores. So sana yung mga lalaking naiiwan sa Pilipinas, sige, balita rin ito. Kunyari ako yung sa Pilipinas, tapos si Agumi na sa Pilipinas. Ano lang, kung ano yung ginagawa rin ng mga karamihang naiiwan na babae, di ba? Pag ang babae kasi nagtago ng pera sa wallet, pang pamilya yan, pang anak, pang tuition, pag nagkulang. Mm-hmm. Pero karamihan, hindi lahat ha, karamihan sa mga nag-aaway na mag-asawa kasi, pag nagtago ang lalaki ng pera, iba minsan yun. Pang four-piece yan. Ano ba yung four-piece? Pansabon, pambabae, panginom, pangsugal, at marami pang pee. Lahat na, nasabi lahat mo na. Lang wala pee. Na kami dadagdag pa. Tama na, disclaimer na yan. Okay, so, yun ang mga pwede. At ang iba naman, di ba yung may poultry. Pee pa rin yun. Piggery. Yun. So, pwede. Depende. Siguro, pag-usapan yun ng asawa mo. Yun. Kung tama ano yun. Gusto niya. Ano pag-usapan niya? Pa rin. Yun ang huwag aalisin. I-open ang conversation, ang communication. Huwag conversation kasi pwede magsigawan. Dialogue para malumanay na paraan. Yes. Have a dialogue with your loved ones. Yes. Kung ano ba yung magandang gawin. And, plus yung mga anak na rin siguro. I-mindset sila sa decision mo, diba? I-mindset mo, anak. Hindi mayaman si mama or si papa. Yes. Like, di ba? Like you, we and Fee are very good kids. And so, when we see Fee or see Vlad, di ba? They're very good na. Kaya nyo lang magsabi they're na. They're aware sa situations. Expenses. Yes. Especially. Kaya pag sinabihan mo na, wag muna kasi naiintindihan nila. Hindi nagtatampo. Yun yung pinaka-importante. And example ko lang ha, si Pio Pio, si eldest ko. Pag upunta ng mall, mga SM tayo, ano lang yung pera? Hindi ako bibili, promise, titingin lang ako. Di ba? Alam nila, reasonable. When you say naman walang pera, ibig sabihin, walang budget for that, luxury na pwedeng ituro-turo ng mga... And sometimes, naiintindihan naman din nila, kung naiiwan siguro yung tatay sa bahay with the kids, pwedeng ipaliwanag sa mga bata na may ibang priority si mommy. Yes. Di ba? Ipaliwanag lang. It's just a matter of conversation. Yes. Okay, so, meron pang dalawa dito. Sige. From Sasa Villarenda.
Magandang idea. Ayan, magandang idea 'yan. Actually, nag-online selling din ako. Congratulations! Natututukan ko ang mga anak ko. Okay, 'yun nga importante doon. Kasi yun, sarili mo yung oras. Yes. Sarili mo yung oras. So, congratulations, Miss Sasa. Sana makapag-guest ka sa amin. Yes. Hello, you'd at like to meet you in person. Online niya. Tingnan natin later. Namin baka may magustuhan tayo. Invite mo tayo. Kami na i-like yung page mo. Ng yes, online so. Shop mo. So, thank you so much, Miss Sasa. And from Rainy Days, ang ating number Hi, one na fan. Lahat ng businesses may puhunan. Kahit laway lang, puhunan pa din yun. Okay, oh, so yun. Okay. Tama, yung laway nga. Oh, laway, tama na ha. Gusto mo talaga laway? Like tayo, puhunan natin dito, laway. Oh, hindi ha. Lipstick pa, blush on, foundation, mascara, lotion, contact lens. Yes. At siya pa yung outfit. Gawin mo naman, lawayan mo yan. Lawayan mo to eh. So, okay, yun. Na. So, sana lahat ng comments nabasa na namin. Otherwise, lahat ng greetings para wala kaming utang. Yes, next week namin babasahin po yun. So, yan. Natapos na naman ng isang hapon. Oras ng balataktakan at sikahan at harutan. So, acknowledgement po tayo sa ating mga sponsors. Maraming salamat, Zonta Club of Naga and Kamsur. Yes, magsa-celebrate ng 25th anniversary ang Zonta Club. March 4. So, yan. Ay, may event. So, ay, hindi. Dati March 4. Oh, March 4. Okay, so, syempre, All Access Training Academy and Consultancy magsa-soft opening na on March 5. Yes. Abangan nyo po yan. Abangan nyo po. AC's Cakes and Pastries. Dream Shape Wellness Studio by Miss Eileen Blaser. Health is Wealth Wellness Hub by Coach Mariben and Coach Sander. Lou Olivier Gowns and Suits. Gusto ko yung Lou Olivier. Ay, Bicol Classified. Hindi tayo. Bicol Classified. Grabe copy. And dun po yung mga, yes. Yung mga fest. And dito, syempre, yung masarap na sabaw. Oh, ito yung sinasabi yun namin yun? Sa Jego's Catering Services by Mr. and Mrs. Villacorta of Bula comes soon. Yes, so, ayan, yes. Teacher, taga Bula. Sa aming next week yes, episode, Buttes. Next week, abangan na naman ang isang masayang kwentuhan. Kasama po ang inyong mga kabalitaktakan, katsikahan, every Saturday morning, 11 a.m. So, dito lamang po sa Streamboats Radio, your way every day. Yes, at sa mga hindi naman po nakapanood at gustong i-share ang hindi na kapanood ng stream ng Women with Balls rather. Next week po baka po makapili na kami finally ng isang kwento na i-share tungkol sa mga pinagdaanan po niyo sa buhay o kaya naman ay kwento ng tagumpay na nais niyong ibahagi sa aming viewers at followers. You may email us at womenwithballs@gmail.com or message us at our official page Women with Balls. Yun. Yun yung Beauty, Faith, and Grace. Yan. So, and meron kami pipiliin na story depende po sa topic ng aming upcoming episodes. So, yan. So, enjoy the rest of the weekend. See you again next Saturday at exactly 11:11 a.m. Philippine time. Sa mga hindi naman po nakapanood ng live or kung gusto nyo pong ulitin ang episode na ito, you may watch anytime, anywhere sa aming episode by clicking the link found on the official page Women with Balls and official Facebook account www.ballsbfp.bfgbfp. That's Beauty, Faith, and Grace as well as Streamboats Radio your way every day. So, ito na naman, magsi 6-day break na naman tayo. Yes, pause for 6-day break. For 6 days, huwag niyo pong kakalimutan ang aming formula. To all the women of the world, find your inner beauty, walk in faith every day, and live life with amazing grace. Because you got balls! Mabush everyone! Bye! Women with Balls would like to thank Zonta Nagy Kamsuan, empowering women worldwide through service and advocacy. For information, visit zontad17.org. Women with Balls would like to thank Glam Theme Boutique, located at DSI Building, Magsaysay Avenue, Naga City. You may call or text 0920-965-040, like GTB on Facebook, GTB by Bonita. Women with Balls would like to thank Dream Shape Yoga Studio, located at 3rd floor, 1 Magsaysay Building, Magsaysay Avenue, Naga City. For inquiries, call or text Ms. Eileen Blaser at 0915-182-5586. Women with Balls would like to thank Cafe 91, located at DSI Building, Magsaysay Avenue, Naga City. You may call or text 0920-965-0402. Like Cafe 91 on Facebook, Cafe 91 PH. Women with Balls would like to thank AC's Pastries and Desserts, located at University Home Subdivision, Washington Drive, Legazpi, Albay. For inquiries, call or text 0916-297-6699.
Like us on Facebook, Aces Pastries and Desserts, owned and managed by Ayong Quintano and Cesar Cunha.